Ayun. Akemi, shout out sa'yo. Arlene Arellano, ba't ang tanong sana kasama ang plus? Kasmeya. Mrs. Shouty. Walang tigil sa pambubudol ang mga hinayupa. Gumawa ng drama para ma-justify nila ang pwedeng war on drug na walang patay na kalala, bobo tayo. So, ang galing na na. Ang galing ni Joel. Star Gemini Iwasaki Irene. Yan. Ang galing nga ni Bongbong Marcos, sabi niya, no? Ella Balawag. Adyema Paciente, yan, watching from Taipo. June Evangelis, ano? Evangelisan. Ang galing ni, ano? Ang diba, balik natin, Adyema Paciente. Mas si BBM talaga. Mapahamak lang yung ayan, binali ko na. Peli Leatherman watching from Seattle. Okay. Ma'am Benny Galos, good afternoon po. Anuhin na lang natin ng konti, medyo i-analyze lang natin ng konti. No? Since sinasabi ni Bongbong Marcos, ni Mr. President, ay pwede naman pala na walang dadanak na dugo, no? Sa drug war, ako hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon na hindi ka pwedeng na pwede mong labanan ng isang drug problem nang walang mamamatay. That is very, 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 very impossible, no? Mamirani siya, tawad po. Ngayon, yung sinasabi nila na billion of halaga ng pera na nakuha, nasabat nila, no? Nagtataka lang ako. Nasabat nyo, sabi nyo, parang random, no? Random checkpoint, no? Ngayon, parang pinalalabas nyo, magaling kayo sa panghuhuli ng droga, no? Bulto-bulto yan, nasabi nyo, kulang-kulang 2 tonelada. Galing ngayon yan, kung hindi galing sa, kung yan ay galing sa ibang bansa, paano nakalusot sa custom? Kung pinadaan sa dagat, paano nakalusot? I mean, ngayon, sabi nyo, random checkpoint. Bakit sa laki ng bulto nung pinagbabawal na ano na yun? Ala ba kayong intelligence? Hindi nyo ba? Ala ba kayong intel na may parating na ganyan karaming shabu o... Nagtataka lang ako. Parang ang pinalalabas nyo kasi rito. Hindi ko alam eh. parang pinalalabas nyo rito. Magagaling pa kayo. Actually, mga tanga nga kayo eh. Kayo na nga ang may sabi na nasabat nyo lang sa checkpoint yan. Paano kung hindi nasabat sa checkpoint? Ibig mo sabihin, yung bilyong-bilyong halaga na yan, wala kayong mga intelligence na o intel na mayroong papasok na ganyang kalaking halaga o mayroong itatransport na nasaan na yung mga agent nyo, yung mga spy nyo. Nakakatawa itong mga gagod to. Pinaglololoko nyo kami eh. Rose Dange, shout out, good morning. Pinaglololoko nyo kami, no? Parang ano lang yan eh, yung rice smuggling. Nung
nagagalit na yung mga tao at wala na kayong propaganda, kinumpiska nyo na kinumpiska yung mga bigas. Eh, nung hinahanap namin yung smuggler, wala naman kayong maituro. Hanggang ngayon, wala kayong maiturong smuggler. O ito ngayon, anong nakuha nyo? Driver lang yata. Wala ba kayong intelligence na eh, para sa... I mean, nakakatawa kayo eh, no? Paano nangyari na kayo pa yung magagaling? E samantalang sinasabi nyo, random checkpoint yung nakasabat dyan sa ano? Saka sino naman sindikato, sabi nga ni Buster? Sino sindikato naman ang basta na lang dadali niyang bilyon-bilyong tunay-tuniladang pinagbabawal na ano na yan, nang wala man lang convoy o wala man lang surveillance o wala man lang nangunguna doon sa... Alam mo, pagka ikaw magmedala kang ganyang kalaking kontrabando, may check na may magpapauna ka ng tao, titignan mo kung malinis yung daan. Para maging malinis yung daan. At kung mayroong checkpoint, bakit mo patutuloyin yung kontrabando mo? Eh, alam na alam mong bilyon-bilyon yun. Sino naman gagawang drug lord ang gagawa ng ganun? Anak mong kamoting ka. Oy. Eh kahit nga grade 1 eh. Kahit nga ako, pag may dala ako kontrabando, bilyon ang halaga. Hindi mo lang ako magpapauna ng tao doon. No? Tingnan mo kung baka may kalaban tayo doon. Baka may maglagay ng checkpoint. Tingnan mo kung malinis yung daan. Anak lang po siya, wala man lang. Sasabihin nyo pa, magagaling kayo sa drug war. Eh kung di ba naman kayo mga tarantadong gunggong kayo eh. Paano kayo naging magaling? Eh, kayo mismo may sabi na nasabat nyo lang yan sa checkpoint. So, ibig sabihin, hindi nyo alam. Eh, kung hindi nyo alam, eh ba, nasaan yung sinasabi yung drug war nyo na walang anak? Ay? Napaka-imposible ng mga sinasabi nyo eh. Saan ngayon galing yan? O meron tayong pagawaan dito sa Pilipinas? O kala ko ba magaling kayo? Bakit hindi nyo alam? Eh kung ganyan kalaking volume o quantity ng pinagbabawal na ano, saan magagaling yan? Is either galing yan sa ibang bansa o galing dito sa may lutuan dito sa Pilipinas? Kung galing nga sa ibang bansa yan, bakit nakalusot? Eh kung may pagawaan dito, bakit hindi nyo alam? Bakit nakapag-transport yung ganyang kalaking quantity? Big time yan. O bakit wala kayong impormasyon na kung kanino yan? Kanino ngayon yan? Doon sa driver. Diba? Ang may-ari lang yan, driver. Anak na kayo ng kamoting kahoy, mapa. Maipit nyo lang si Duterte. Mapasamahan nyo lang si Duterte kung ano-ano na ginagawa nyo. Bakit ba kasi nakapokus kayo kay Presidente Duterte? Hindi naman tatakbo si Presidente Duterte. Sa West Philippines, iniipit nyo si Presidente Duterte. O galing daw sa ibang bansa, eh bakit hindi yun? Bakit nakalusot sa costume? Akala ko ba magagaling kayo? Sige nga. Abe, malapit na uli ang sona. Kuya ex-sundalo yung driver. I mean, kasi yung mga sinasabi nila, halimbawa, random checkpoint daw kasi bidang-bida pa nga yung kapitan eh. Anak kayo ng Tokwa. Paano? Sige, sabihin natin legit yan, no? Legit yung banat nyo. Paano ngayon nakalusot sa costume yan kung galing sa ibang bansa?
Isipin mo, tinatransport na. Hindi nyo pa alam. E paano kung nakalusot? Saka napaka-imposible nung sinasabi nyo na walang gagong sindikato na dala-dala nila yung bilyon-bilyong halaga ng kanilang kontrabando. And hindi nila lilinisin yung daan. May nagagago ba kayo? Eh yun nga lang ordinaryong mayor eh. Kapag may kalaban silang kunyari bibiyahe yung mayor, may advance party yan eh. Titingnan kung malinis yung daan. Ordinaryong mayor lang yun. Kumbaga, halimbawa, katulad ni Presidente Bongbong Marcos, bago pumunta sa isang event yan, may advance party yan. Nililinis nila yung daan. Ex-army yung driver at mayaman at businessman pa. Bantayan natin si Sir Driver Army, baka maging sa riot. Anak lang kamoting kahit na buhay ito. Tapos magpapatutsada ka pa, Mr. President. Na pwede naman daw. Hindi po pwede yun, Mr. President. Hindi po pwede na ang isang drug war is hindi magiging madugo. Walang ganun. Walang ganun. Nahuli na pero under investigation pa raw. Tangin ang buhay yan. Alam mo, ito ginagawa lang nila ito ako sa tingin ko. Para lang iilihis yung issue, bakbakan si Duterte. Kasi lahat ng ginagawa nila, ang pinupunta si Duterte. Kung mapapansin niyo si Presidente Bongbong Marcos, dinidiretso na niya si Presidente Duterte. Kaya ako naniniwala ako dito na this is a political gusto nila talagang may nagpapatakbo nito na isang grupo na para yung kanilang mga balakin, no, yung kanilang pag-stay sa kapangyarihan ay hindi mapansin ng tao at ma-focus lang dito sa mga ganitong issue, yung pagbakbak nila kay Duterte, sasagutin natin. Pero behind that, meron silang ginagawa. Meron silang mga hidden agenda na siyempre nakakalimutan na ng tao. Eh isipin mo, pati ba naman yan, nakahuli kayo ng sasabihin nyo pa, isisingit nyo pa si Duterte. Di ba? Katulad yan doon sa West Philippine Sea, ang daming mga Chinese sa vessel doon. Di ba? Sabi ni Ayen, mas malaki respeto ni BBM sa drug lord si Saya Rot na wala extra drug kasama ang travel mo sa kaya nga eh, isipin mo mga inappoint nila na mga nalilink sa smuggling sa drugs ito, sino ngayon ang ituturo nyo dito may-ari nito? Para lang yan, parang smuggling lang ng rice. Your day are number. O nasaan na, Mr. President, may naipakulong ka ba? Hindi na yun, kahit nasabihin na natin kayang dalhin. Sige, huwag na natin pag-usapan yung kung hindi kaya, still questionable pa rin. Ang tanong dito, saan galing yung drugs na yan? Galing ba yan sa labas ng bansa o galing dito sa loob ng Pilipinas? Ngayon, kung galing sa loob, sa labas ng bansa yan, bakit nakalusot sa custom? Di ba, Buster? Ngayon, kung galing dito sa Pilipinas, bakit may lutuan ba dito? Parang ang pinalalabas nyo rito, na kayo ay magaling sa paghuli ng mga drugs. Mga bobo kayo eh, ginagawa nyo kaming gunggong eh. Kaya ako naniniwala ng scripted yan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sa laki nga ng quantity, imposible na wala kayong intel na yan ay may papasok, may palabas, may parating.
Hindi naman isang gramo lang yan eh. Tunay-tunilada yan eh. Paano nakapasok yan sa Pilipinas kung galing sa ibang bansa? Paano ngayon kung di sasabihin nyo, oh, galing dito niluto? Eh bakit hindi nyo alam na may lutuan na ganyang kalalaki? Eh ang sinasabi nyo, magaling kayo. At ito nakakatuwa. Nahuli lang daw sa random checkpoint, parang ganon. Eh putak! Paano nangyari yung... Hindi nyo kayong mga pideya, kayong may mga intelligence kayo. Hindi nyo alam na may ganong kalaking quantity ng ano. Eh paano kung hindi nakuha nung nahuli ng checkpoint? Pangalawa, ito, matindi. Walang sindikato na magdadala ng ganyang kontrabando na walang backup. Meron niya sa harap, meron niyang cleaner, meron niyang backup sa likod. Ang trabaho nung yung nasa unahan, titingnan niya kung malinis yung daan. Kasi bilyon-bilyon yung dala-dala nila eh. Ah, alam nga namang, oy, kulas, ibiyahin mo ito. Droga, pabibiyahin mo lang ng ganun-ganun, hindi ka maglilinis ng daan. Eh ako nga kumisan eh, pag may kagalit ako, oh, para tingnan mo muna yung dadaan natin kung malinis. Eh ito, nakakatawa ito mga itong, ano Mr. President, obvious na obvious ka eh. Diba? Baka nga yan yung collection nyo dyan sa... Alam nyo yan. Kaya lang ginawa nila yan. In my opinion, gusto nila talagang dikdikin dito si ipakita sa mga tao na si Presidente Duterte ay nang abuso sa drug war. Kasi parang ipinakikita niya rito. Isipin mo, wala nga dumanak na dugo eh. At ang nakakapagtaka, nag-iisa lang yata yung nahuli. Driver. Sabihin na natin nag-iisa. Anak ng puta, kundi ba naman kayo mga tanga? Kung matatalino kayo, dapat sinundan nyo ng sinundan yan kung saan dadalhin. Pero sasabihin nyo, random checkpoint. Eh kung random checkpoint, may tanga pa rin kayo, hindi nyo alam, may tinatransport na bilyong-bilyong halaga ng shabu. Paano? Ngayon, kung alam nyo yan, dapat sinundan nyo. Diba? Dapat sinundan nyo. Oh. O may plate number ngayon yung kotse, yung sasakyan, kanino nakarehistro yan? Wala kayo, basta sinasabi nyo lang, ito ang isang klase ng drug war na walang namamatay. Kanino ngayon yung sasakyan na yan? Baka mamaya wala na naman kayong mailabas na drug lord dyan. Parang smuggling lang ng rice. Ang sasabihin nyo lang, ang magaling kaming manghuli, walang patay. Sa driver kasi arkilado. Eh, kahit na arkilado, Buster. Abay, tanungin mo kung sino yung nag-arkila sa'yo. Oh, alam nga namang hindi mo kilala yung nag-arkila sa'yo. Alam nga naman na abe, teka muna, ano ba yung sinasakay nyo dyan? Abe, bulto-bulto yung sinasakay mo. Aba, ako ay narkila. Ay, ano ba yung sinasakay nyo? Aba, alam nga naman pumayag ako na hindi ko alam kung ano yung sinasakay mo. Baka mamaya, kontrabando yan. Baka mamaya, ikakatwira nung driver. Ay, narkila lang po ako yan, sir. Eh. Hindi ko po alam, ba, katarantaduhan yun. No? Grabe itong administrasyon na ito, no? Pag talaga gusto kang ipitin, eh, sisirain muna yung kredibilidad mo kasi
Kasi ang tingin ko dito, gusto nilang wasakin ng todo itong si Presidente Duterte dito sa drug war na sinasabi nila. Kasi yun yung isa sa hinangaan ng tao kay Presidente Duterte eh. So ipinakikita nila ngayon na kahit katangahan yung pinagagagawa nila, alam mo, maniniwala yung ibang gago, na pwede palang magkaroon ng paglaban sa droga na walang namamatay. Eh paano nga mamamatay? Scripted yung ginawa nyo. Diba? Kasi may mga katulad yan, halimbawa, itong mga sa West Philippine Sea. Si Duterte na si Duterte ang sinisisi nyo. Napakarami ngayon na naka-standby dyan ng mga Chinese vessel. No, Chinese vessel. Ngayon, sisisi nyo na naman kay Duterte na kaya dumami yan dahil doon sa secret deal. Eh kung di ba naman kayo mga tanga? Kayong mga naniniwala pa dyan sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Eh maski na nga ako Chinese. Abay talaga maglalagay ako ng maglalagay dyan ng maraming barkong pandigma pa nga ilalagay ko dyan kung ako. Bakit kamo? Eh ano ba yung inilalagay ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Hindi ba pang yung mga EDCA na yan, mga barkong panggera ng Amerika? Nasaan ba ngayon yan? Hindi ba nandiyan sa Pilipinas? Tapos magagalit kayo sa incheck. Pagka sinabi namin, sasabihin nyo, pro-China kami. Na yun yung kumbaga human instinct yun na pag nakita mo yung mga kalaban mo yung nagpe-prepare, abay magpe-prepare ka rin. Tapos si Brad Noypi, shout out sa'yo. Diba? Tapos isisisi nyo na naman kay Duterte. Bakit? Ano bang kinamalayan ni Duterte ngayon? Wala naman siyang kinamalayan. Kung ano yung gusto nyong gawin, gawin nyo ng gawin. Huwag na kayong magtuturo. E puta na, turo kayo ng turo. Wala naman kayong ginagawa. Ang ginagawa nyo lang, binabagsak nyo itong mga Duterte na hindi naman, wala naman posisyon at wala naman balak tumakbo si Presidente Duterte. At hindi naman siya pwedeng tumakbo. Bloodless and... Eh na, napakasimple lang Brad Noypi. Kung halimbawa 2 tonelada, halimbawa lang, kung yan ay galing sa ibang bansa, ba't nakalusot sa costume? Hindi naman, eh kung isang ano lang yan, isang garapon eh, maiintindihan ko pa, baka napalusot eh. Pero tonelada eh, paano nakalusot? Yun ang unang tanong. Ngayon kung hindi galing, kung dito lang produce yan sa ibang bansa, abe teka muna, eh, may lutuan pala rito, ba't hindi nyo alam? Nasaan yung intel pan nyo? Ngayon, tinatransport na 2 toneladang pinagbabaw, hindi nyo pa alam. At ang katwiran nyo, random checkpoint lang. Eh sino naman ang maniniwala sa iyo na ganun? Halimbawa, sinasabi nung humuli may convoy. Halimbawa, ang sinasabi nila, may convoy yan na nakatakas lang. Halimbawa, may convoy nakatakas. Alam mo, kung magko-convoy ka, halimbawa, ako yung nasa una, ako yung maglilinis ng daan. Definitely, ang gagawin ko dyan, yung nasa likuran ko na may daladalang kontrabando, mauuna ako nang anlayo ko, is yung pag tinawagan ko yung nasa likod ko, is makakaiwas ba? Halimbawa, ako yung cleaner, ako yung nasa una. Pag nauna ako, halimbawa, nakita ko may checkpoint doon sa unahan, oh, boss, may checkpoint dito, umiwas ka na. Definitely, ang magiging distansya nun, yung pwedeng umiwas yung pagsasabihan ko. Alam nga naman na, ako yung maglilinis ng daan, ako yung magsosurvel sa daan. Alam nga naman kasunod ko siya sa likod ko. Hindi ganun katangang sindikato. Natural, malayo ang pagitan nun.
Yung pag niradyohan ko si Buster, Buster, may hassle dito. Pwede kong lumihis nang hindi ako makikita o mahalata nung checkpoint. Eh bakit hindi nakalihis yun kung may convoy? Ano naman akala nyo sa sindikato, tanga? Diba? Napaka-imposible nung sinasabi nyo eh. Tapos sasabihin nyo, magaling kayo. Eh, paano kayo magaling? Magaling kayong gumawa ng script. Napaka-imposible na. Ako may ako sindikato, ako pinuno. Ipapaubaya ako lang ng ganon. E bilyon-bilyon yon. At pwede kong mabulilyaso, pwede kong mahuli. Diba? Eh, alam naman nung mga iyan eh, nung mga, alam mo, yung mga pideya na yan, yung mga intelligence, yung mga agent niya, alam nila yung kung paano, kung paano gumalaw ang mga sindikato. Kasi, sa isang sindikato kasi, kailangan, sa isang criminal kasi, maka-adapt ka sa kanila, kailangan din mag-asal criminal ka, mag-utak criminal ka. Iyon yung ano noon. Kumbaga kung ano yung lingwahe nila, ganun ang gagawin mo para maintindihan mo sila. Kung sindikato yung hinahabol mo, mag-utak sindikato ka rin para ma-check mo sila. Eh bakit hindi niyo na-check ito na kung hindi pa na random check, eh hindi niyo mahuhuli. Gagamitin yan sa sakit. Definitely gagamitin yan. Oo. J. Guevara, siya lahat sa'yo. Hindi eh, hindi. Sobrang lang panloloko yung ginagawa niyo eh. Hindi siya pwedeng pumalag eh. Brad Loipi. Wala man lang escort. Imposibleng ituloy nung isang malabo talaga, hindi ako ano, napaka-imposible. Isipin mong utang na bilyon-bilyon yung dala-dala mo, wala ka malang pinauna doon para linisin yung daan mo. That is very impossible. Ngayon kung sinasabi nilang may nakatakas, eh nakatakas pala eh. Halimbawa ako yung nauna, nakatakas ako. Abe, siyempre naradyohan ko yung kasunod ko. Ay, huwag kang tumuloy, may kalaban dito. Sa tingin mo, tutuloy pa yun. Eh, hindi naman magkadikit yun. Siyempre, malayo ang pagitan ng mga yun. Tapos ngayon, mag-i-speech ka, Mr. President. Tuwan-tuwa ka na, hindi ko maintindihan kung saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha. At siningit mo pa si Duterte. O ngayon, eto na naman. Sigurado, isisisi na naman kay Duterte ito sa secret deal nitong mga tangang vlogger na ito. May mga China vessel dyan sa West Philippine Sea, dyan sa pinagtatalunan. Sasabihin na naman, dahilan ito ng pagiging secret deal ni Duterte kaya naging agresibo. Mga tarantado rin kayong mga vloggers kayo eh. Nakikita nyo yung China. Eh ba't hindi nyo nakikita yung Amerikano? Na kaya nagkaganon yung China dahil dito sa American. Diba? Eh nakikita nyo yung vessel nung China doon, eh hindi nyo nakikita yung mga barkong pandigma at mga armas ng mga Amerikano na nandiyan sa Pilipinas. And sabi ko nga sa'yo, it is natural
ano yon, reaction ng isang bansa na kapag may threat sa iyo, kasi ang tingin ng Amerika, ng China, ang Amerika ay threat sa kanila. Na? Sa kanya, guro, magkano kaya bayad sa driver? Eh hindi, hindi pwede bayaran yun. Kasi, is either pawalan nila yon o ganun lang yon. Eh kasi, pinalilate mo na ang mundo mo bang, hindi makapagkaso. Mabigat yun. Alam nyo ba, ang dalawang tonelada is 2,000 kilo. Ang isang tonelada ay 1,000 kilo. So kung dalawang, sabihin na natin 2 tonelada, 2,000 kilo yun. Sa tingin nyo, ibibiyahe lang na, ibibiyahe ng isang biyahe lang yun. Na? Grabe na itong mga ito, mga maka, American Army kinadala ito, madaling magtago, baka nasa US na nga. Alam mo, itong bansa natin talagang papunta na sa ano ito eh. Papunta na ito sa kawalan eh. Kasi nga, pinakailaman na tayo ng Amerikano eh. Kung tutusin, wala naman tayong problema sa bansa natin eh. Yun lang magnanakaw, ano? Ang problema lang kasi ng bansa natin, yung magnanakaw at yung mga matakaw sa kapangyarihan, yung mga politiko. At yung mga politiko na yan ay sinakyan ng Amerikano. Nagpa-control sila sa Amerika, yan sila Bongbong Marcos. Ang Amerikano kasi may interest dito sa Asia at wala silang pwedeng gamitin kundi itong Pilipinas. Nagkataon na itong si Bongbong Marcos ay marami ding kailangan na pabor sa Pilipinas, like yung mga pera niya, yung kanyang, kasi hindi naman nakakapunta ng Amerika, yan eh, may kaso yan eh. Before eh, may kaso yan sa Amerika. Kung sinasabi nyo si Kibula ay wanted sa Amerika, si Bongbong Marcos is same thing na wanted ni sa Amerika nung araw, nung bago siya maging presidente. Nagkataon lang na naging presidente siya, pwede na ngayon na ang Amerika na makipag-bargain kay Bongbong Marcos. Siyempre, oh Mr. Bongbong Marcos, eto gusto namin. Eh ano ba gusto mo? Ha? Kaya nga biglang sumulpot yung mga ETCA base ng utakot-takot. Of course, meron na dati niya, pero biglang dumami at biglang naging matapang si Bongbong Marcos sa China. Pero ang sinasabi niya nung una, hindi siya pwedeng kumampi kahit kanino. Sir, ex-US Army CrossFit trainer, nag-deliver ng 2 nasa Cebu din, tanggap lang ng 6,000 ang bayad. Wow! Ayan, may pangalan pala. I mean, masyado ng panloloko yung ginagawa sa atin, no? At ang dahilan lang naman ito is yung kapangyarihan at pera ng mga Marcos. Eh siyempre yung pera kasi ang mga Marcos kasi ako naiintindihan ko kung ano kung sa opinion ko ang magiging ano lang naman ito is para yung kanilang mga sinisequester do yung mga kanilang pera na hindi nila makuha nung araw ay pwede nilang i-bargain ngayon. And itong mga swapang na mga politiko katulad nitong mga tambalos-los na ito, sinasakyan nila yung issue. So, yung Amerika, alam nila yan. Kaya yan ngayon yung pinagsamantalahan ng Amerika. Itong mga lapses o liabilities o itong mga kahinaan nitong mga politikong ito, ano yon, pera at kapangyarihan. So, sinakyan ng Amerika yan, nakipag-bargain sila dyan. Parang, ito yung opinion ko lang, no? Parang nakipag-bargain sila in favor na sila ay pupunta dito sa Pilipinas. Ngayon, anong magiging kapalit niyan? Kailangan palabasin mo na kami ay tutulong sa inyo para hindi masyadong magalit yung tao. Palabasin mo na kayo ay ina-agree,
ini-invade ng China. So ina-agitate ngayon itong gobyernong ito. Pinapagalit nila ngayon yung China. Huwag na tayo magluwan dito. Pinapagalit niyo yung China at ang dinadahilan niyo rito ay si Presidente Duterte. Wala kasi kayong maidadahilan para anuhin niyo ang China. So nagkataon na meron kayong nakita ng isang ano na hindi naman si Duterte ang talagang may kasalanan diyan kundi yung administrasyon ni Pinoy. Ang kinakapital nyo ngayon, yung salitang secret deal na sinabi naman ni Presidente Duterte, na yan na yan yung sinabi lang niya, status ko. Yung sabihin nyo, status ko, meron na existing na kasunduan, which is yung kasunduan ng mga Aquino at ng China. Pero dahil mas magandang sirain itong mga Duterte dahil sa kalaban niyo sa politika, itong si Sara Duterte sa darating na eleksyon. So sinisiraan niyo ngayon itong si itong mga Duterte. Ang masakit na ito, dahil sa kasuwapangan itong mga politikong nakaupo ngayon, ang mapapahamak dito taong bayan. Kasi once na tayo ipatulan ng China, wag naman sana, meron bang gera? Ito. Ito. Meron bang gera? Ewan ko kung ano ang... Excuse me. Ewan ko kung ito'y baser o ano, pero sasagutin ko. Maganda yung tanong mo. Parang merong... konting pangasar na konting pangisulto, no? Meron bang gera? Okay, sige, tatanungin kita. Sa tingin mo, pagka ituloy-tuloy ni Presidente Bongbong Marcos yung mga sinasabi niya at ginagawa niya, sa tingin mo, papunta ba yun sa kapayapaan o sa gera? Papakal si Arato. Sa tingin mo, Moises Barreto, yung bang ginagawa ng Presidente Bongbong Marcos at sinasabi niya at nung mga vloggers at nung mga matataas na opisyal, sa tingin mo ba kapayapaan ang pupuntahan natin doon o kaguluhan? Napakadali namang isipin eh. Halimbawa, ikaw, meron kayo pinagtatalunan ng kapitbahay nyo. Kung nagtatalo kayo ng kapitbahay mo at mura ka ng mura, salita ka ng salita, iniisulto mo yung kapitbahay mo at parang sinasabi mo ako hindi papayag, lalaban ako, pagtatanggol ko, bla bla bla. Sa tingin mo, ano gagawin ng kapitbahay mo? Makikipag-usap ba sa'yo o lalabanan ka? Yung kapitbahay mo may mga masinggan. May granada, ikaw itak lang ang daladala mo. Matatakot mo ba yung kapitbahay mo? Kapag inasar mo ng inasar yung kapitbahay mo. Ang problema kasi dito sa bansang ito, sa gobyernong ito, kayo yung mayayabang, wala naman kayong ipagyayabang. Ang daladala lang, ang panlaban nyo lang, yung kayabangan nyo. Saka naman nakakit, aba hindi biro ito. Hindi po pwedeng pairalin dito yung kayabangan, Mr. President. Kasi ang nakasalalay dito, buhay ng tao. Sino alam mo kasi ang ginagawa nitong mga ito, nagpapasikat ito sa Amerika eh. Kasi nga, baka may secret deal. Kung katulad ng mga bayaran vlogger, kailangan nilang magpasikat doon sa nagbabayad sa kanila. Kailangan nilang i-content na i-content si Duterte at siraan na siraan si Duterte para bayaran sila. The same thing na kailangan gawin ito ni Mr. President Bongbong Marcos. Dahil sa paningin ko, ito yung kanila secret deal. Yung makapasok ng todo, yung American bases sa Pilipinas. Ang problema nga dito, nasa sakripisyo yung mga Pilipino eh. Sa ngayon, hindi pa. Eh.
Eh, nasaan nga daw yung giyera? Ito naman kabubuhan ito. Eh, magantay ka. Pag sabihin mo kay Bongbong, sabihin mo kay Bongbong Marcos, huwag siyang tumigil. Malapit na, magantay ka. Magantay ka lang eh. Problema kasi dito. Ewan ko sa inyo. Diba? Asan daw giyera? Natatawa talaga ako sa mga ito. Alam nyo, ako naiintindihan ko na ang magkalaban sa politiko, sa politika, is talagang nagsisiraan yan. Pero pagka naman ang pinag-uusapan na rito yung buhay ng mamamayang Pilipino, abay, teka muna eh. Diba? Buhay na ng mga Pilipino nakataya rito. Nasaan daw ba gera? Kung di ba naman bobo yung nagtanong sa akin. Nasaan daw ang gera? Eh kung may gera na din, hindi na tayo nag-uusap-usap dito. Gunggong. Iniiwasan nga natin yung gera eh. Tapos naghahanap ka ng gera. Punta ka doon sa Israel. Anak ng kamot. Pagka ganito mga tao, buti pa wala nang... Ito ang dapat itinatapon sa... Higurosi, wasureta, siyaratya. Huh? Isipin mo yung mga propagandang ginagawa niya just to destroy yung mga Duterte. Tandaan nyo, hindi mga Duterte ang problema ng Pilipino. Ang problema ng Pilipino, itong mga politikong nakaupo na ito. Itong mga magnanakaw, yung mga makatakaw sa kapangyarihan, sila ang problema ng taong bayan, hindi si Presidente Duterte. Wala namang ginawa si Duterte na ikapapahamak ng bansa natin eh. Mamirani siya dato. Sige nga kayong mga baser ni Duterte, kung totoo kayo na gusto nyo lang ng katahimikan ng bansa at kapayapaan at kasaganaan, bakit na si Duterte na si Duterte ang tinitira nyo? For what? Si Duterte ba ay nagnanakaw pa sa gobyerno? Si Duterte ba ay nandiyan pa sa drug war? Wala na! Bakit si Duterte na si Duterte ang itinuturo nyo? Hindi ba kayo makakapag-decide nang hindi nyo sisisihin si Duterte? Kasi kaya nyo ginaganon, meron kayong purpose. Dahil alam nyo na yung ginagawa nyo yung pakikipagbangayan, ikaw, tanong ko sa'yo, kung kapatid mo ang biktima sa drug war, anong gagawin mo? Ano gagawin ko? Eh kung adik yung kapatid ko. Natural, pagsasabihan, actually, may pisan akong biktima ng drug war. Hindi ba narinig, may pisan ako. Pinagsabihan ko na yung pisan ko, tumigil ka na. Walang mangyayari sa'yo. O, eh, hindi na nga namin nakita eh. Eh bakit? Alam mo, ganito lang yan. Alam mo na pagka nag-addict ka, pinakamahina mong puntahan dyan, makulong o mapatay. Eh bakit pinipilit mo na ikaw ay isang addict? Tapos ikaw pa yung puproteksyonan ng gobyerno. Eh gago ba kayo? Eh paano naman yung mga ginagahasa ng mga addict? Yung pinapatay ng mga addict? No. Eh mga gago pala kayo eh. Ang kinakampi nyo, buti sana kayong mga adik na sa ibang bansa, yung mga merong bansa na merong lugar doon na para sa mga adik. Eh sa atin kasi hindi eh. Ang mga adik kasi sa atin nangohold up, pumapatay, nanggagasa. Tapos ngayon tatanungin mo ako, kapatid ko, adik, abe, ginusto ko ba yon? Ikaw ang may gusto nun, nung maging adik ka, alam mo kung ano ang kakasapitan mo. Eh bakit ako ang sisisi, bakit ako makukonsensya? Kung gusto mong mamatay, eh ikaw na lang. Kung gusto mong mag-adik, eh ikaw na lang. Diba? Anong gagawin ko? Pinipigil kitang mag-adik, ayaw mong pumigil.
tumigil. Nung mapatay ka, sasabihin mo, eh kung kapatid mo ba yun eh? Eh ba't ako magagalit? Eh alam kong bawal. Kaya lang, nagsasabi na mag... Eh tatanungin nga kita, Moises Barreto, ano ba sa palagay mo yung inaasta ng ating gobyerno? Yung ba'y pupunta sa kapayapaan? Kung nakikipag-usap lang sa China, yun may pag-asa na hindi tayo mapunta sa giyera. Eh ang tapang-tapang ng presidente nyo eh. Eh kapag ka nagtatapang ka na, papunta na sa awa yun, Brad, bobo. Ayun ang problema kasi sa inyo eh. Na? Hindi nyo naiintindihan kung anong magiging epekto. Sa inyo, sa ating mahihirap. Mamamatay tayo sa giyera o makaligtas man tayo sa giyera. Mamamatay tayo sa gutom. Pag hindi tayo namatay sa gutom, mamamatay tayo doon sa mga kapwa natin Pilipino na malululong sa droga, malululong sa pagnanakaw, sa kahirapan ng buhay. Kundi ba naman kayo tanga, giri kayo ng giri sa China. How about kung ang China ay mapikon sa atin at isaksyon tayo yung ating trade, yung ating import-export. Kung hindi na sila mag-import at hindi nila sila mag-export. Sige, sino tutulong sa iyo, Moises? Pag pinigil ng China yung kanilang pangangalakal dito sa bansang Pilipinas, pagkain, lahat, ano-ano, sa kakukuha? Sa tingin mo, yung mga Asian country kakampi sa Amerika, gago ka ba? Walang kakampi ang Amerika sa Asia kung hindi Taiwan. Bukod tanging ang Pilipinas lang na wala namang kakayahan, napakayabang. Ano, Sir Spence, na not po sa YouTube na may lugar yung mga adik sa Japan. Ay, Japan pala, Japan, o. Oh. Sila lang ang kakampi nung... Eh kasi nga, yung Japan, sinakop din yung China nung araw. Eh, bisipin mo, ang kakampi ng Pilipinas, yung mismong nang abuso sa bansa natin, sino yun? Yung Hapon at saka Inchik. American. Yung mga Hapon, anong ginawa sa atin? Di ba may mga comfort woman pala tinatawag nung araw? Yung mga ginawa nilang comfort women nung araw, nasaan na yon? Yung mga American, pinagpapatay nila yung... Tapos ngayon, siyan yung pinagmamalaki. O, ang China, anong ginawa sa atin? Masyado kayong matatapang. O sabi ni One Piece, makakahapon pinanganak si Moises. Ito talaga si Moises, di marunong mag-isip. Eh, alam mo, kaya... Nako, may tumatakbo na raw, walang ula. Meron kasing bansa na ganun eh, may lugar na, hindi ko alam, wala kung Europe yata o ano. Na pwede kang mag-addict-addict doon sa lugar na yon. Ako, ang presidente ko, Taliban. Isipin mo, Afghanistan eh. Ang sabi ng Amerika, papalaya, tatalunin nila yung Taliban dahil mga terorista. Eh sino ba ngayon, umalis sila doon, sino ngayon ang namumuno doon? Di ba Taliban? O sa Israel? Sa Ukraine? O sa Israel? Ano sabi nila? Walk away! Sabi niya sa Israel, walk away. Tangina, matapos niyang isubo ng isubo. Tapos walk away. Sa tingin niyo, atras pa Israel doon? Ah, sa Netherlands. Netherlands ba yan?
yung terore ewan ko sa inyo kung anong klaseng pag-iisip kayo. Eh, katulad niya, limbawa, makita mo, darating yung panahon na basta't lahat ng ginagawa nito si Bongbong Marcos para i-justify lang sa mga tao, isisisi nila sa kay Duterte. Iyon yung laging banat nila. West Philippine Sea, sisisi kay Duterte. Drug war, isisisi kay Duterte. Kasi nga, maski na sila, alam nilang yung ginagawa nila is mali. Kaya lang, parang subo-subo na sila dun sa mga kausap nila. At subo-subo na sila. Kasi ganito yan eh. Yung mga politiko sa atin, karamihan yan mga magnanakaw. Yung mga negosyante sa atin, karamihan yan mga durobo. So ngayon itong mga politikong ito, ang nagsusupang mga protector nito, ay Black Mamba shout out. Ang protector nito, yung mga oligarch, sila yung kingpin. Sila yung ano tawag dito? Kingmaker sa Pilipinas. Nakakapaggawa sila ng presidente. In this case, eto si Bongbong Marcos. Yeah, yung mga kaya nakita yung mainstream media nakakampi sa kanya. Kasi mga oligarch yan eh. Hindi naman basta mainstream media yan. Ang may-ari niyan, mga oligarch. So yung mga oligarch na yan, nakakampi kay Bongbong Marcos. Kasi sila ang may gawa kay Bongbong Marcos. Ngayon, yung mga politiko na iba dyan, takot din yan sa mga oligarch. Kasi dyan sila kumukuha ng budget, ng financial budget pagdating ng eleksyon. Diyan sila kumukuha. Kaya yung mga politiko na yan from the president ang nagpapatakbo diyan yung mga grupo ng mga oligarch na nandiyan sa likod ni Bongbong Marcos. Yan yung hindi ko napapangalanan pero lahat halos na yan. Yung mainstream media na may-ari niyan, ABS-CBN. Mga oligarch yan. Kaya huwag na kayong magtaka na yan ay kakampi ni Bongbong Marcos. Yung kasing media na yan, ginagamit nila para gumawa ng kanilang, yung gusto nilang gawing politiko, presidente, vice president, congressman, senador, ginagamit nila yan, hindi yan para sa taong bayan, yung mga mainstream media na yan. Dapat maintindihan nyo. Hindi nila ginawa yung kanilang network na yan para sa suporta ng mga tao, kung hindi para sa suporta nung kanilang negosyo. Paano nila susuportahan yung negosyo nila? Kailangan nilang ilagay yung mga politiko na papakinabangan nila at sasagot lang ng yes sa kanila. Ne, nagtataka kayo yung mga sundalo natin, hindi kumikibo. Of course, maraming mga sundalo dyan na naiimbyerna na rin, ano? Kaya lang, tandaan nyo, yung mga yan, sumusunod sa chain of command yan. So yung mga general yan, mga politicized na karamihan dyan. Politicized na yung mga yan. Kaya tingnan nyo, karamihan ang nagiging adventurerong mga militar, mga colonel. Colonel, wala ka makikita, madalang na madalang ka makakita na general na nagkudeta. Si Gringo Unasan, Colonel. Si Kay Rubin, Colonel. May nakita na ba kayong general na nag-kudeta? Madalang. Yung buong-buo lang talaga prinsipyo. At medyo hindi napabura nung ano. Kasi yung mga general na yan, mas pabor na ang kanilang loyalty doon sa presidente, sa commander-in-chief nila, kaysa sa taong bayan. Kasi pinoproteksyonan na nila yung kanilang karir. Yung mga colonel, wala pang ano yan eh. Malayo pa sa... Kaya karamihan na nagiging adventurero, mga colonel. Di ba?
Sir, may bala ka bang kumain? Eh, wala naman akong alam dyan. Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwedeng politiko, no? At ayoko niyan kasi unang-una, hindi naman natin linya yan. Driver lang tayo dito. Diba? Kung itutuloy ang BS, basta ako, sinasabi ko lang dito bago ako magtapos. Hindi nila titigilan si Presidente Duterte dyan, not because masama si Presidente Duterte. Kasi iyan lang yung kanilang pwedeng idahilan para doon sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Ngayon, bakit ba ginagawa ni Bongbong Marcos yan? Eh, dahil sa Amerika. Eh, bakit naman dahil sa Amerika? Kung susundin mo yung Amerika, na alam mong mapapahamak yung mamamayan mo, natural, papayag ka ba ng walang kapalit? Eh, yun ang, darating ang araw, mabubulgar din yan eh. Kasi hindi naman kayo habang panahon nandyan eh. Halimbawa, napalitan si Biden, napalitan ni Trump. Eh, alam naman natin si Trump. So, eventually, mabibisto rin yan. Kaya nga, ewan ko, sa November yata election sa Amerika, no? So, magbabago yung sitwasyon na yan, no? Hindi naman si, alam mo naman si Joe, si Trump, hindi naman, ano yan, hindi mahilig sa giyera yan, no? At medyo kinakausap din yan ng China, no? Ang problema kasi dito, kung mapikon itong China o magkamali o magkaroon ng miscalculation doon sa West Philippine Sea, nagkaroon ng hindi sinasadya, may namatay, eh dire-diretso na yun. Pagka once na may mamatay dyan sa West Philippine Sea, giyera na yan eh. Gera na yan, basta may either kahit kaninong part ng may mamatay sa China, may mamatay sa Pilipinas, yung miscalculation lang, magkakagulo na yan eh. Pag nagkagulo, dahil lang sa pronouncement at sa tayo ng ating presidente dyan sa West Philippines, madadamay yung mga mamamayang Pilipino. Na kung titingnan mo naman, bakit ba yung ibang bansa na may claim dyan? Nabubuhay naman sila ng matiwasay sa katabi nila yung China, hindi nila kailangan. Kasi nga hindi sila dinidikta ng Amerikano at hindi naman sila didikta ng Amerika. Kasi wala naman silang kailangan doon sa bansa na yun. Hindi ba kayo nagtataka bakit sa Pilipinas lang sila nagsusumiksik? Hindi sa Singapore, hindi sa ano. Diba? Kasi nga yung lugar natin, very strategic para sa personal na interest ng bansang Amerika dyan sa navigation, blah, blah, blah. Diba? Ay, Kabudol, shout out dyan sa Laguna. LC, shout out sa'yo. So, dapat dito kasi, kung gusto nating maging matiwasay tayo, huwag tayong makipag-away. Always talking. Kasi, sa pakikipag-usap, walang namamatay. Diba? Eh wala eh. Subo-subo na si Bongbong Marcos dito sa Amerika eh. Ewan ko, pagka nanalo si Trump, kung ano pa gagawin nito. Kung aabot pa si Bongbong Marcos sa panahon ni Trump. Wala. Isipin, natatawa talaga ako dito sa drug, ano niya eh. Lahat ng ginagawa ng mga ito, puro anti-Duterte, yung mga dinidemanda nila, sinususpende nila, lahat na yan mga kasangga ni Duterte eh. Kasi kailangan nila palabasin si Duterte na masama. To justify yung ginagawa nila. Isisisi nila lahat kay Duterte.
Mga katangahan nila, hindi isisi pa rin. Meron nga ako napapanood na vlogger eh. Ang topic niya, fentanyl eh. Takirang eh. Iwan ko sa mga gagong eh. Papaalam lang ako, taki tinatawagan na lang boss ka. Maraming salamat sa mga nanood at saka sa nag-subscribe, no? Nag-like, salamat po. At mamaya na lang ulit. LC, salamat. Mamahamawari, yan. Dapat na si Sandro. Paalam na po. Salamat po.